sa headlines ng MBC Network News. Sa report ni Edwin Duque, bigaya ng ayuda sa Navotas inabot ng gabi. Iba pang lugar sa Camanava, bibigyan na ng ayuda. Sa balita ni Mavel Arrive, public address ni Pangulong Duterte na udlot dahil sa COVID cases sa PSG. Pero, hashtag patay na ba? Trending online! Balita mula kay Boy Gonzales, dalawang barko nagsalpukan sa karagatan ng Cavite, crew ligtas. Sa report ni Lizelle Onse, US muling nagdeklarang ipagtatanggol ang Pilipinas sakaling magkagulo sa Julian Felipe Reef. Report mula kay Sherwin Alfaro, labinang namatay sa sobrang exercise sa General Trias Cavite, inuwi sa Bicol. Sa report ni Nicole Lopez, bakuna ng Sinovac at ng Russia mabisa sa severe COVID cases. Sa ulat ni Christian Manyo, COVID-19 variant na naitala sa Indonesia, binabantayan ng DOH. Report mula kay Jana Abihero, backyard hog racers aaray sa utos ng Malacanang na ibaba ang tarifa sa imported pork. Sa trending report ni Christopher Lim, mala WrestleMania na road rage na videohan ng isang netizen sa gitna ng kanilang away. Showbiz report ni Rocky, Gerald Anderson nakaramdam ng peace of mind matapos aminin ang relasyon kay Julia Barreto. Ay de las Salas muling naalala ang kanyang pinagdaan ng kahirapan noon. Mga tauhan ni Aramina sa kanyang restaurant business muntik nang mabiktima ng budulgang. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News. MBC Network Breaking News. Isang kababasok lang pong balita, may inaprubahan ng Compassionate Special Permit ang Food and Drug Administration sa paggamit ng human ivermectin kontra COVID-19. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, isang ospital pa lang ang nabigyan nila ng compassionate use ng human ivermectin para sa espesipikong pasyente. Hindi naman tinukoy ni Domingo ang ospital na nag-apply at naaprubahang gumamit ng ivermectin para sa privacy ng mga pasyente. Samantala, inirekomenda rin ng Food and Drugs Administration sa Department of Health na suspindihin ang pagbibigay ng AstraZeneca COVID-19 vaccine sa mga individual na nasa edad 60 pababa. Kasunod pa rin ito ng reports na nagdudulot ng mga blood clot o pamumuon ng dugo ang nasabing bahuna. Magandang araw Pilipinas, alamin na mga bagong nangyari, kasalukuyang nangyayari sa bansa at sa buong mundo. Mga eksklusibong balitang nakalap ng buong puwersa ng DZRH at lahat ng MBC station sa buong bansa, aming ibibigay sa kabuuan ng balitaan. Balitang unang-una, balitang dapat malaman mo na sa MBC Network News Top Story. Top Story. Nag-umpisa na rin ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang lugar sa Camanava ngayong araw. Pero nauna na nga namigay ng ayuda ang Navotas kahapon po ito. Kaso, inabot naman sila ng gabi. Bakit? Alamin natin sa report ni Edwin. Edwin Duque. Inabot ng gabi ang ilang lugar sa Navotas City sa pagbibigay ng ayuda dahil sa nagkaproblema ang talaan ng unang nabigyan noon sa ilalim ng bayan ni Hanwan Antu. Kasabay ng Caloocan City kahapon ang nakipagbigay ng ayuda sa mga apektado ng ACQ.
Ngayong araw ay sabayan ding nagbigay ang Malabon City at ang Valenzuela City. Sa Malabon ay may 3 binyo ang unang nagkabigayan habang unti-unti nang nararagdagan ang mabibigyang binipisari at binyo sa susunod na mga araw tulad ng Baritan, Barangay Flores at Barangay San Agustin. Umarangkada na rin ngayon ang pagbibigay ng ayuda sa Valenzuela City. Merong 15 binyo ang Valenzuela City para mabilis umanong maibigay sa 2 distrito ang ayuda ng mga naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine. Bawat isa na kwalipikado ay makakatanggap ng tig 1,000 pesos tulad ng solo parents, PWD at iba pa. Tig 2,000 pesos naman hanggang 4,000 pesos ang mabibigyan sa bawat pamilya. Nabatid na naglaan ang budget ang national government sa Kamanaba upang pantustos doon sa mga residenteng naapektuhan ng ECQ. Sa Caloocan City, merong 1,336,190,000 pesos. Sa Malabon naman, 3,175,000 pesos. Sa Nabutas, 119,871,000 pesos. Habang sa Valenzuela, 530,716,000 pesos. Para sa ABS Network News, RH 23. Edwin Duque nagulat para sa DZRH, ang kanonan sa Pilipinas. MBC Network News. Dalawang beses nang nakansila ang ulat sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Linggo na ayon sa Malacanang ay dahil sa tumataas na COVID cases sa mga miyembro ng Presidential Security Group. Pero agad naglabasa ng espekulasyon kung bakit naudlot ang talk to the nation ng Presidente. Tabuong detalye, babalita sa atin yan ni Mavel. Mavel Arrive. Muling naudlot ang ulat sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang miyembro ng Presidential Security Group. Sa interview ng DZRH kay Senator Bongo, sinabi nitong mismong PSG na ang nagrekomenda sa Pangulo na kanselahin muna ang kanyang talk to the people para sa kanyang kaligtasan. Giitnigo, bagaman negatibo ang Pangulo sa kanyang huling swab test, ay mananatili muna ito sa bahay pagbabago sa Malacanang. Aabot sa 126 PSG members ang tinamaan ng COVID-19 kung saan 45 rito ang active cases. Kasunod nito, nag-trending naman agad sa Twitter ang hashtag patay na ba at muli ring lumitaw ang hashtag nasaan ang Pangulo. Agad namang binaril ng Malacanang ang muling paghahanap ng mga kritiko sa Pangulo at sinabing walang dapat ikabahala sa kalagayan nito. Nagpadala rin si Senator Go ng litrato sa media na makikitang abala si Pangulong Duterte sa tambak na paperwork. Pinatutsadahan din ni Go na dating Special Assistant to the President ang mga taong may masasamaan niyang hangarin at sinabing wala pa silang rason para mag-celebrate. Ito po yung due to reported COVID-19 cases sa PSG, mm-hmm. Secretary Lorenzana nga. So nag-decision po ang Office of the President and of course ang PSG. Tayo postpone muna yung talk to the people po ng ating Pangulo. However, there is nothing to worry about his health, no? Nasa mabuting kasayan po ang ating Pangulo at magkasama po kami kanina. Mm-hmm. At nasa mismo sa residence po ng presidente sa maliit na munting bahay pagbabago niya. At yan ang MBC Network News. Mavel Arrive nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Nagbanggaan ang dalawang barko sa karagatan sakop ng Cavite pasado alas 10 kagabi. Pero sabi ng Philippine Coast Guard, ligtas naman ang crew na sakay ng mga ito. Iba pang detalye sa aksidenteng yan. Alamin po natin sa report ni Kuya Boy, Boy Gonzales. Isang oil tanker at isang cargo ship ang nagbanggaan sa karagatan na malapit sa Cavite City. Ayon kay Commodore Armand Balilo, tagapagsalita ng PCG, ang nagkabanggaan ay ang MTR Reach Rainbow at Bulk Carrier IB Alliance. Naganap ang aksidente 3 nautical miles mula sa Cavite City na kinasasangkutan ng Thailand flag vessel na MV Reach Rainbow at Marshall Island na flag cargo vessel na MBIB Alliance. Ayon kay Balilo, bandang alas 9:50 kagabi ay nakatanggap ng tawag ang kanilang Coast Guard Station sa Cavite hinggil sa aksidente. Agad naman silang nagpadala ng mga taon sa lugar.
Sa inisyal na ulat ng PCG, ang MV Rich Rainbow ay may mga lamang gasolina, habang ang MV IB Alliance naman ay may mga kargang uling. Ang MV Rich Rainbow ay palabas umano ng Pilipinas at patungong China, habang ang MV Alliance naman ay mula sa Indonesia at papasok sa Pilipinas. Ligtas naman ang mga crew ng dalawang barko. Inaasahan naman maglalabas ng notice of detention sa dalawang barko, habang patuloy pa ang investigasyon. Sa initial na assessment ng PCG, nagtamo ng 10-15 metrong haba ng butas ang MV IB Alliance dahil sa aksidente, habang nasa 15-20 metrong haba naman ng butas ang tinamo ng MV Rich Rainbow. Para sa MBC Network News, Boy Gonzales, tag-uulat para sa Disyaritz, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! To the rescue ang Amerika sa Pilipinas, ngayong nagiging agresibo daw ang China sa pagkangkam ng West Philippine Sea. Hindi pa rin kasi umaalis sa Julian Felipe Reef ang Chinese vessels na sakaling mauwi sa armadong pag-atake. Tiyak na dedepensahan umano ng Amerika ang Pilipinas. Kabuang detalye ng report na yan, ibabalita ni Lizelle Once. Binalaan ng Amerika ang China na hindi pa rin inaalis ang kanilang mga barko sa Julian Felipe o Whitsun Reef. Ayon kay U.S. State Department spokesman Ned Price, obligado silang ipagtanggol ang Pilipinas kapag nauwi sa armadong pag-atake ang tensyon sa agawa ng teritoryo. Batay kasi sa 70 taon na Mutual Defense Treaty, tutulong ang U.S. sa Pilipinas sakaling gerahin ang mga barko o eroplano sa West Philippine Sea. Tiniyak din ng dambuhalang bansa na tuloy ang proteksyon sa kanilang mga kaalyado at maninindigan hanggat naaayon sa international law. Ginawa ng Amerika ang pahayag matapos baliwalain ng Chinese Foreign Ministry ang arbitral ruling na nagpapatunay na pag-aari ng Pilipinas ang Julian Felipe Reef. Ayon kay Zhao Lihian, spokesperson ng Chinese Foreign Ministry, hindi nila kinikilala ang arbitral ruling na umano'y null, void at illegal. Iginiit ng Chinese official na bahagi ng kanilang Nansha Islands o Spratlys ang Julian Felipe Reef. Kaya ang pag-angkin ng Pilipinas dito ay labag umano sa international law. Kasabay nito, ipinahihinto ng China ang anilay hindi katanggap-tanggap na alegasyon ng Pilipinas sa maritime dispute. Sinabi rin ni Chinese Ambassador Wang Xilian, wala namang balak ang kanilang mga barko na permanenteng manatili sa lugar. Kaugnay nito, naghain na ng ikalawang diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. March 7 ng unang maispatan, ang higit 200 Chinese maritime militia sa Julian Felipe Reef at nabawasan na ngayon sa higit 40. Para sa MBC Network News, Lizelle Once, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula sa DZJC Action Radio Lawag, 3 taong gulang na batang babae patay matapos mahulog sa irigasyon sa bayan ng Bangi, Ilocos Norte. Yan at iba pang balita sa probinsya tinutukan ni Christopher Lim. Narito na ang mainit na balita sa probinsya. Balita mula Calabarzon, aktibong kaso ng COVID-19, patuloy ang pagdami sa buong lalawigan ng Batangas. Balita mula Central Zone, 2 holdapel arestado sa pangu-holdup sa isang variety store sa Dinalapihan, Bataan. Balita mula DZJZ Action Radio Lawag, 2 lungsod at 11 bayan sa Ilocos Sur isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine. Balita mula DWCM Action Radio Pangasinan, lalaki nagbiktima tapos ang away nila ng kanyang live-in partner sa bayan ng San Quintin, Pangasinan. At yan ang pinakamalaking balita sa probinsya para sa MBC Network News. Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Inuwi na sa Bicol ang 11 lalaking namatay sa sobrang exercise na ginawang parusa ng mga pulis sa paglabag nito sa quarantine protocol sa General Trias, Cavite. Para sa iba pang detalye, narito ang report ni Sherwin Alfaro.
Iniuwi na sa Camarines Norte ang 11 lalaking namatay sa parusang exercise ng pulis sa curfew violation sa Cavite. Sinabi ni Evelyn Manaog Peñaridondo, ina ng biktima, bandang alas 11 ng umaga kanina nang dumating ang katawan ng kanyang anak na si Darren Manaog Peñaridondo sa kanilang bayan sa Labo, Camarines Norte. Hinayang na hinayang si Nanay Evelyn dahil sa ang huling pag-uusap nila ng kanyang anak, uuwi ito ngayong buwan ng Abril para doon ipagdiwang ang kanyang kaarawan na mangyayari sana sa Abril 29. Subalit ngayong umuwi ito, hindi pagdiriwang kundi pagluluksa ang kanilang pinaghahandaan. Nag-usap lang po kaming mga pamilya na ng pagtawag niya na uuwi siya ngayong buwan kasi magbe-birthday siya ngayong 29. Sabi niya, pagbalik niya ng Cavite, mapirma siya dun sa para sa pag-abroad niya. At pagbalik niya, in 3 years, magpapakasal na sila ng kanyang live-in partner. Nauna na pong pag-abroad niya, naroon na siya sa kinuha na siya. Hanggang ngayon ay hindi kayang panoorin ni Nanay Evelyn ang huling kuha ng video ni Richelin, live-in partner ni Darren, sa paghihirap na inabot ito sa parusang ehersisyo ng General Trias PNP. Hindi ko nga po pinapanood kasi parang ang dinudurog ang mga puso namin dito. Ayaw ko po kita. Ayaw niyong mapanood yung naturang video? Ayaw ko po, hindi pa sa panahon ngayon. Pinag-aaralan pa ng pamilya kung maghaharap ng kaso laban sa kapulisan sa sinapit ng kanyang anak. Iginit naman ni Nanay Evelyn na may mga pananakot silang natatanggap kung kaya't humingi ng tulong para konvoyan ng militar ang pagbiyahe sa labi ni Darren pauwi ng Camp Norte. Natatakot yung mga anak ko doon kasi basta siguro po meron kasi hindi lang sila nagsasabi kasi hindi naman po sila hihingi ng seguridad kung walang nananakot sa kanila. Kasi may inihatid po sila kanina mula sa Cavite hanggang dito sa pagitan po ng Camarines Norte, may convoy po silang mga sundalo okay. Na galing sa union rights. Sa huli, iginit ni Nanay Evelyn na pinagpapasadyos na lamang ng kanilang pamilya ang mga nangyari kalakip ng hiling na hindi sana mangyari ang kahalintulad na sitwasyon sa kahit na sinong nagpahirap sa kanyang anak gaya ng dinanas ni Darren. Pinagpapasadyos na lang po namin yung mga ginawa nila. Sana wag mangyari sa kanila. Wag mangyari yung ginawa nila sa anak ko ay wag mangyari sa mga anak nila. At yan ang MBC Network News, RH6, Sherwin Balanabata Alfaro, DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Mabisad di umano sa severe COVID-19 cases ang bakuna ng Chinese COVID-19 vaccine na Sinovac. Ito ang sinabi ng head ng Vaccine Expert Panel ng DOST matapos nilang irekomenda ang Sinovac sa FDA para ibigay sa mga matatanda. Narito ang report ni Nicole Lopez. Epektibo sa severe COVID-19 cases ang Chinese COVID-19 vaccine na Sinovac. Ito ang sinabi ni Dr. Nina Gloriani, head ng Vaccine Expert Panel ng Department of Science and Technology sa DZRH matapos nilang irekomenda sa Food and Drug Administration ang paggamit ng Sinovac sa senior citizens. Sa panayam ng DZRH kay Gloriani, lumabas sa datos ng kanilang clinical trials sa Sinovac na okay ang Chinese vaccine sa mga may malalang kaso ng COVID-19. Actually, yun po yung sinabi ko kahapon sa mga interviews kasi yun po yung lumalabas na data, no? Sa severe, ang mas maganda ang kanyang epekto. Mm-hmm. Hindi yung sa overall na, di ba, may mild, may moderate. Oo. Although kung konti po yung mga taong na sama sa clinical trials, pero sa palagay namin, sufficient na po yun para masabi na makakaprotekta siya against ng severe na COVID. Sa katunayan, sinabi ni Gloriani, ginagamit na nga raw sa China ang Sinovac sa kanilang senior citizens. Sadyang naging maingat lang daw talaga ang FDA noon
kaya't hindi agad nabigyan ng go signal na gamitin ang Sinovac sa matatanda dahil sa limitadong datos mula sa Chinese vaccine maker. Actually, dalawang grupo kasi yan, yung 18 to 59 saka yung elderly. Pareho po na yung sa severe form ay mas maganda ang kanyang protection. 100% po yan eh. Lalo to sa younger. So parehas lang, doktora, pwede nga pang young adults at pwede rin pang senior citizens itong Sinovac. Sa ngayon, in-expand na natin. No? Dati po, medyo naging very cautious ang ating FDA. Dahil po, konti nga po yung datos. Pero nadagdagan na rin po ng konting datos pa from China na nagsasabi na maganda naman siya. Pwede po siya sa elderly. Actually, nag-umpisa na po sila sa China. Samantala, ibinahagi rin ni Gloriani na maganda at epektibo rin kontra COVID-19 ang Russian COVID-19 vaccine na Sputnik V. Ayon kay Gloriani, pwede ang Sputnik V sa lahat ng edad at may efficacy rate pa ito na 90%. Ang Sputnik V naman ang ika-apat na COVID-19 vaccine na nabigyan ng emergency use authorization ng FDA sa Pilipinas. Una ang Pfizer ng US, sunod ang AstraZeneca ng United Kingdom, at pangatlo ang Sinovac ng China. Probahan na po namin. So meron na siyang emergency use authorization. I think ngayong April, may padating na po, I don't know kung ilang doses, baka may parang 1 million or something. Padating na po. At doktora, ito ba ay napag-aralan na? Maayos po ba itong Astra at itong bakuna ng Russia? Yung safety niya, maganda naman yung mga datos na binigay sa amin. Yung immunogenicity, meaning nakaka-produce ba siya ng yung mga antibodies, yung immune response na gusto natin. At yung efficacy po niya ay mataas, 90%. Pwede po ito, doktora, sa mga senior citizens, yung Sputnik V ng Russia? Across all ages po yung kanyang ages. Data. Lahat po yung data niya. At yan ang MBC Network News. Nicole Lopez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Mahigpit nang binamantayan ng Department of Health ang isang panibagong variant na na-discovery naman ngayon sa Indonesia. Ang buong detalye ng balitang yan tutukan sa report ni Christian Manyo. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Department of Health ang bagong variant ng COVID-19 na naitala sa Indonesia. Ito ay pinangalanan ng mga scientist na EEK na mayroong E484K mutation na unang nakita sa South Africa at Brazil variant ng COVID-19. May kakayahan ito na maiwasan ang immunity ng isang individual na tinamaan ng COVID-19 at may kakayanan din ito na iwasan ang proteksyon na ibinibigay ng ilang bakuna. Paglilinaw naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala pang ganitong klase ng variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay base na rin sa datos at ginawang sequencing ng Philippine Genome Center at ng UP National Institute of Health sa mga nakalipas na linggo. We have discussed this with the Philippine Genome Center and UPNIH last night when this report came out. At tinanong namin sila kung meron ba tayong ganitong mga nakikita. No? And as far as they know and as far as our data will show based from the different genome sequencing that we have done already, wala pa tayong nakikitang ganito. Although, syempre, another variant yan, imo-monitor pa rin natin. Samantala, may git 2 linggo nang hindi naglalabas ang report ng DOH ukol sa COVID-19 variants dahil sa kontaminasyon sa ilang kagamitan ng Philippine Genome Center. Wala pa tayong latest genome sequencing, no? So nagkaroon nga, as I've said, yung problema natin dito sa contamination ng mga machines dito sa PGC. But for this week, they're running 2 runs of 750 samples each. So 1,500 ang lalabas natin mga resulta. Yun pa rin ang ating mga number ng ating mga variants of concern. Yun pa rin ang meron tayo. Sa pinakahuling tala ng naturang tanggapan, 223 na ang kaso ng B.1.1.7 o UK variant ng COVID-19 sa Pilipinas. 152 naman ang kaso ng B.1.351 o South Africa variant. 104 naman ang kaso ng P.3 o variant ng COVID-19 na unang naitala sa Pilipinas. At isang kaso ng P.1 o Brazil variant. At yan ang MBC Network News. Christian Manuel nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Iginiit ng grupong Sinag na aaray ang mga backyard hog raisers sa utos po ng Malacanang na ibaba ang taripa sa imported pork.
ang napipintong pag-angkat ng karne ng baboy tila hindi na mapipigilan kahit nagkasanang pig holiday ang mga magbababoy. Ang iba pang detalye ng balitang yan tutukan sa report ni Jana Abejero. Hindi na itago ng grupong Sinag o Samahan ng Industriya at Agrikultura ang pagkadismaya kay Agriculture Secretary William Dar. Ito'y matapos i-anunsyo ni Secretary Dar ang paglalaan ng 45 million pesos ng ahensya para sa chest freezers na ikakalat sa piling palengke sa Metro Manila na paglalagyan ng mga imported na karne ng baboy. Sa panayam sa Magandang Umaga Pilipinas, sinabi ni Sinag Chairman Rosendo So na sakto sa paglagda ng Pangulo ng Executive Order No. 128 na pansamantalang nagpapababa sa taripa ng imported meat ang naging deklarasyon ni Dar. Gayet ni So, ngayon lang sila nakakita ng kalihim ng DA na kampi sa importasyon ng baboy na siyang papatay sa lokal na industriya nito. Kantsaw pa ni So, hindi ASF ang papatay sa local industry kundi ASD o Agriculture Secretary Dar. So ngayon talagang papalakpak na nito ang mga importer. Yeah, talagang ano, gusto nilang i-flood yung market at palitan yung mamatay yung backyard industry kasi yung ipapasok na prime cut is equivalent to 8 million heads, no? Ang ating local na backyard raiser, yung 70%, nasa ano lang sila, nasa 6.7 million heads. So yan, wipe out yung mga backyard raiser. Sa nilagdaang EO ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, bababa sa 5% mula sa 30% ang import duties ng fresh, chilled o frozen pork sa loob ng 3 buwan habang aangat ito sa 10% sa susunod na 9 na buwan. Itinakda naman ang tariff rate ng imported meat sa labas ng umiiral na kota sa 15% mula sa 40% para sa unang 3 buwan at tataas ito ng 30% sa susunod na 9 na buwan. Yan ang MBC Network News. Jana Abejero, RH15, para sa Deezer H, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula GWCM Action Radio Pangasinan na mountain bike na nagkakahalaga po ng higit 200,000 piso ni Nakaw sa Calasiao, Pangasinan. Ang iba pang balita sa probinsya, tinutukan ni Christopher Lim. Narito na ang mainit na balita sa probinsya. Balita mula DWCM Action Radio, Pangasinan. Kalaguyon Mister malubha sa ospital ng pagsasaksaki ni Mrs. nang maaktuhan sila'y nagtatalik. Balita mula DYEZ Action Radio, Bacolod. Suspek sa nangyaring massacre sa isang pamilya sa lungsod ng Bacolod, nahuli sa bayan ng Don Salvador Benedicto. Balita mula DYVL Action Radio, Tacloban. Barangay Captain inaresto ng PNP dahil sa illegal na patupada ng manok sa Bontoc, Southern Leyte. At yan ang pinamalaking balita sa probinsya para sa MBC Network News. Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Sa mga nagmamaneho po dyan, konting lamig lang ng ulo sa pagmamaneho. Dahil itong viral video na ito ha, nagkainitan po ang 2 drivers at nagmistulang isang wrestling match ang kanilang away. Sa iba pang detalye, alamin sa trending report ni Christopher Lim. Isang driver ng motorsiklo at kotse ang nagkainitan sa kalye. Viral ngayon sa social media ang isang road rage kung saan isang matanda at binata ang nagkainitan at nagkabanatan. Makikita sa video na mainit ang ulo ng binatang lalaki dahilan daw ng ginigit-git siya ng matandang lalaki sa pagmamaneho. Nang bumaba na ang matanda at ang binata para magharap, hinamon agad ng binata ang matanda ng suntukan. Pero makikita sa video na agad-agad binuhat ng binata ang matanda at binalabag ito. Buti na lang to the rescue ang mga tambay na nanonood at inawat ang binata na gusto pang banatan ang matanda. Agad naman din tinulungan ang matanda sa pagkakadapa. Inaalam pa ang pagkakilanlan ng mga sangkot sa nasabing video. Para sa MBC Network News, Christopher Lim, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted!
sa ating showbiz, Gerald Anderson nakaramdam ng peace of mind matapos aminin ang relasyon kay Julia Barreto. Samantala ay Idol sa Alas muling naalala ang kanyang pinagdaan ng kahirapan noon. At mga tauhan ni Aramina sa kanyang restaurant business muntik nang mabiktima ng Budol Gang. Narito ang showbiz balitahan din sa atin ni Rocky. Inamin ni Gerald Anderson na nagkaroon siya ng peace of mind matapos na lumantad na siya at aminin ang kanilang relasyon ni Julia Barreto. Nangyari ang pag-amin ni Gerald sa interview sa kanya ni Boy Abunda noong March 5 kung saan bagamat hindi nito tinukoy kung kailan sila naging officially na naging magkarelasyon, malinaw naman sa mga sagot nito na silang dalawa na nga ng anak ni na Marjorie Barreto at Dennis Padilla. Ayon sa aktor, naramdaman niya sa kanyang sarili na parang kailangan na niyang gawin ang pag-amin kung saan wala naman umanong malaking impact sa kanyang karir ang ginawa niyang pag-amin, ngunit nagkaroon daw talaga siya ng peace of mind. Sinaypa na aktor na matapos niyang aminin ang kanilang relasyon ni Julia ay parang nabunutan siya ng tinig sa dibdib na matagal niyang dala-dala. Ngunit ayon pa sa aktor, mas maraming malalaking problema ang bansa na dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa interview sa kanya ni Boy Abunda. Sa ibang balita, masayang binalikan ni I.I. De Las Alas ang kwento ng kanyang buhay noong hindi pa siya artista kung saan talagang tagirap umano sila. Ayon sa komedyante sa interview dito ng entertainment site na pep.ph, hindi lamang umano halata, ngunit marami raw siyang pinagdaanan na financial problems, ngunit sa tulong umano ng Panginoon ay unti-unti niya itong nalampasan. Malaking bagay umano ang dasal at positibong disposisyon sa buhay, samahan pa ng pagtsatsaga sa trabaho at sigurado daw na maiaahon mo ang iyong sarili sa kahirapan. Dito ay inamin ni Ai na noong college siya ay lagi siyang naglalakad sa baha mula Blooming Tree hanggang Baisa sa Novaliches dahil wala raw silang sasakyan. Si Ai ay nag-aral ng Mass Communication sa Far Eastern University sa Recto, Manila at dito na rin siya nakapagtapos ng kolehiyo. Samantala, sa isa pang balita, muntik nang mabiktima ng Budol-Budol Gang ang mga tauhan ni Aramina sa kanyang restaurant. Ayon sa aktres, sa panahon ng pandemic ay hindi niya lubos maisip kung bakit may mga taong nanluloko pa rin hanggang ngayon. Ito'y dahil may mga tao umano na nag-attempt na lokohin at pagnakawan ang kanyang mga branch ng Hazelberry Restaurant sa pamamagitan ng pagpapadala ng message na nagpapanggap na siya. Ang mga branch ng restaurant ni Ara ay matatagpuan sa Quezon City, Pasig, Alabang at Angeles City. Ayon sa aktres, kung sana ay gamitin ng mga nasabing manluloko ang talino at galing ng mga ito sa kabutihan at hindi sa kasamaan, ay mas magkakaroon pa ito ng pag-asang makabangon sa krisis. MBC Network News. Pumalo na sa 819,164 ang total COVID cases sa Pilipinas. Ito'y matapos makapagtala ang Department of Health ng 6,440 na bagong kaso ng COVID. Samantala, sa nasabing datos, 158,701 ang nananatiling active cases habang pumalo naman po sa 646,404 ang kabuang bilang ng mga nakarecover na. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga maiinit at mga nagte-trending na mga balita sa MBC Network News. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Akala mo lang ba sa isang Pinoy teleserye nangyayari ang nawawalang anak? Yun lang makalipas ay mahahanap, makalipas ang mahabang panahon pag haba-haba ng teleserye. Pero ito po, nahanap ng kanyang nanay ang kanyang anak bago ito ikasal sa isa rin niyang anak. No? Diba? Parang ganun yata nangyari. Yan po yung nangyari sa China. Para sa iba pang detalye, narito po ang trending report ni Christopher Lim. Sa Suzhou, China, natagpuan ng ina ng lalaking ikakasalang isang pamilya na birthmark na matatagpuan sa kamay ng kanyang mapapangasawa. At dali-dali namang tinanong ng ina ng lalaki sa kanyang manugang kung inampo nila ang kanilang anak. At laking gulat nila ng sagot ng magulang ng babae. Ayon sa mga magulang ng babae, inampo nila ang kanilang anak mahigit 20 taon nang nakakalipas at inalagaan nila ang sikretong ito. Ngunit hindi lang yon, hindi naman tunay na kapatid ng babae ang kanyang mapapangasawa dahil ayon naman sa ina ng lalaki ay inampon niya lang din ang kanyang anak dahil hindi niya na makita ang kanyang tunay na anak. Makikita sa picture ang matinding pagyakap ng ina sa kanyang nawalang anak na mahigit 20 taon.
At sa huli, natuloy din ang kasal ng dalawa at ang kanilang palitan ng idols. Para sa MBC Network News, Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Ipatutupad ang window hour sa dalawang barangay sa Muntinlupa para sa pagkuha ng ayuda ng mga residente. Kabuong detalye, babalita sa atin yan ni Noche. Noche Cacas. Dahil limitado ang kapasidad ng venue, tanging ang mga nakapaskil na pangalan lamang ng beneficiary sa kanilang barangay ang makakakuha ng ayuda ngayong araw sa lungsod ng Muntinlupa. Ayon sa tagapagsalita ng Muntinlupa City Hall na si Tess Navarro, ito ay upang maiwasan ang pagkadikit-dikit ng beneficiaryo na kukuha ng cash assistance. May window hour o oras ang pagkuha para hindi umano sabay-sabay sa loob ng venue. Dalawang barangay ang naka-schedule sa payout ngayong hapon sa Tioseco Covered Court sa Barangay Tunasan at sa Sukat Elementary School sa Barangay Sukat. Ayon pa kay Navarro, kamakailan lang namigay na umano sila ng food packs sa mga barangay kaya pinili ng pamahalaang lungsod ang pera sa ayuda sa mga kwalipikado. Kabilang umano sa qualified beneficiaries ay ang mga individual mula sa Social Amelioration Program waitlisted, four-piece low-income individuals at iba pa na naapektuhan ngayong enhanced community quarantine sa NCR Plus Bubble. Dagdag pa ni Navarro, nasa 80% ng populasyon ng lungsod ay makakatanggap ng cash assistance mula sa emergency subsidy ng national government upang makarecover mula sa economic disruption dulot ng ACQ. Una nang sinabi ni Navarro, ang Muntinlupa Social Service Department ay nakapamahagi na ng 9,989 food packages sa tricycle and jeepney drivers at maging ang operators, mga no work no pay at iba pa na apektado sa lockdown. Yan ang MBC Network News. Noche Cacas nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Ngayong araw pa lamang magsisimula ang pamimigay ng perang ayuda ng lokal na pamahalaan ng San Juan sa mga residente nito. Nahuli ng isang araw sa nakatakdang bigayan ng ayuda kahapon. Para sa iba pang detalye, narito ang report ni Val Gonzalez. Ngayong umaga pa lang nagsimula sa lungsod ng San Juan ang unang araw ng pamimigay ng 1,000 pisong ayuda mula sa national government. Ito ay matapos na hindi itinuloy kahapon ang dapat ay pag-arangkada ng payout dahil isinaayos muna ang sistema ng distribusyon, sabi ni Mayor Francis Zamora. Sa apat na barangay muna sisimula ng pamimigay ng ayuda. Sinaksihan ng mga opisyales ng DILG at DSWD ang first day ng distribusyon na sinimulan sa St. Joseph Barangay Hall. Sabi ni Mayor Zamora, hindi nila bibiglain ang pamimigay ng cash assistance dahil ayaw nilang makompromiso ang ipinatutupad na health protocol. Malaking hamon ani ang sitwasyon na magdadagsaan ang mga tao sa mga itatalagang distribution sites. Sa patnubay ng DSWD, pinaghiwa-hiwalay ng lungsod ang araw ng pagkubra ng iba't ibang sektor gaya ng solo parents, miyembro ng 4-piece at maging mga senior citizen. Dahil dito'y nagtalaga ang city government ng sapat na bilang ng pulisya, mga miyembro ng BFP at barangay sa mga distribution areas. 50 lamang ang papayagang makapasok sa venue kada oras para maiwasan ang overcrowding. 98 million pesos ang alokasyong natanggap ng San Juan para sa ECQ cash ayuda mula sa national government. Para sa MBC Network News, Val Gonzalez nagulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Isa na namang dating opisyal ng gobyerno ang tinamaan ng COVID-19. Inanunsyo ng anak nito na nagpositibo ang kanyang ama na si dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa nasabing sakit. Ang detalye alamin sa report ni Let Narciso. Kinumpirma ni Finance Assistant Secretary Paula Alvarez na nagpositibo sa COVID-19 si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Ayon sa nakababatang Alvarez, hindi naman malubha ang kondisyon ng kanyang ama. Napaulat kasi na na-intubate ang dating speaker at iniluwas sa Maynila, bagay na pinabulaanan ng kanyang anak.
Nasa Davao del Norte daw ang kongresista at nagpapagaling sa bahay. Nagpasalamat naman si Asek Alvarez sa lahat ng nag-alala at nagdasal para sa kanyang ama. Si Congressman Alvarez ang pinakahuli sa listahan ng mga kongresista na tinamaan ng COVID-19 matapos ang ilan pa na nagpapagaling na rin ngayon, kabilang sina Caloocan Representative Edgar Erice at ang Provinciano Partidist Representative Alfred de los Santos. Una nang nahawan ng virus at gumaling sa sakit, sina Negros Oriental Representative Jocelyn C. Lim Caichong, anak Kalusugan Partidist Representative Mike Defensor, House Majority Leader Martin Romualdez at Batangas Representative Raneo Abu. At yan ang MBC Network News. Let Narciso nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Naghahanapan ng 9 na bilyong pisong pondo sina Senator Risa Ontiveros at Budget Secretary Wendell Avisado galing umano sa bayanihan 2. Sabi ng senadora, nakalaan daw ito sa temporary isolation facilities kontra COVID. Bagay na palaisipan sa kalihim. Narito ang report ni Edniel Parosa. Aabot pa sa 9 na bilyong pisong pondo sa Bayanihan 2 ang pwedeng ilaan sa temporary treatment at isolation facilities sa COVID-19. Ito ang hinahanap ni Senadora Risa Ontiveros sa gitna ng kakulangan sa mga paggamutan sa Metro Manila dahil sa surge ng nasabing sakit. Sa panayam ng DZRH, tinanong ni Ontiveros kung naubos na ba o nagamit man lang ang nasabing pondo para sa mga temporary facility. Meron pang medyo malaking halaga, Angelo, dun mismo sa Bayanihan 2 law, para hindi na mangyari itong nakikita nating napupuno yung ating mga ospital at isolation facilities na nakapila sa mga hagdan, sa labas ng ER, yung mga pasyenteng naghahanap ng mako-confinan na ospital. 9 billion pesos, Angelo. Ubus na ba yung 9 billion na yan? Pero sa hiwalay na pahayag ni Budget Secretary Wendell Avisado sa ACS Balita, palaisipan sa kanya kung ano ang tinutukoy ng senadora. Saan galing po yung figure na yan? Kaya nga din ako nagtatanong dahil binabanggit ni Senator Risa kahapon, may pondo pa raw na ganun kalaki. Sabi ko, kung meron pa, bakit kaya hindi natin nagagamit? Hindi ko rin alam kung saan magaling yung figure niya, 9 billion. No? Kasi ang mga isolation facilities, ginagawa niyan base sa pangangailangan at sinacharge yan ng mga ahensya sa kanilang yung tinatawag na quick response fund. Clueless daw ang kalihima dahil wala namang specific item ang sinasabing 9 billion pesos sa Bayanihan 2. Pero posibleng masagot daw ito ng Department of Health o Department of Public Works and Highways na may kapangyarihang mag-designate ng pondo galit sa Bayanihan Law. Wala tayong specific na budget para gumawa ng ganyan na nagkakahalaga ng 9 billion. Okay. Siguro kahit sa Bayanihan? Kahit sa Bayanihan to? Kahit sa Bayanihan wala eh. Kasi puro ano yun eh. Puro kung COVID-related yan, ang higit na makakasagot niyan yung DOH or DPWH. Kamakailan lang nga, binuksan ni Isolation Czar Secretary Mark Villar ng DPWH ang 110-bed modular hospital sa Quezon Institute. Pero hindi pa malinaw kung bahagi na ito ng bilyong pisong sinasabi ni Senador Ontiveros. At yan ang MBC Network News. Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga isyong nakakatawag ng pansin at kapatol-patol ng comment. Hashtag Patol sa MBC Network News. Kani-kanilang po ay inaprubahan na ng FDA, ang Food and Drug Administration, ang Compassionate Special Permit sa paggamit ng human ivermectin kontra COVID-19. Matatanda ang ayon sa ilang eksperto, aantayin muna umano ang approval ng FDA kaugnay sa paggamit ng ivermectin. Pero ang tanong, ngayong nagkaroon na ng Compassionate Special Permit ang ivermectin mula sa FDA, safe ba talaga ang paggamit nito kontra COVID-19? Pero bago po natin patulan ang issue na yan, alamin muna natin ang hashtag battle report ni Arian. Arian Rabuyan.
Nananawagan ngayon ang iilang eksperto at government official na antayin muna ang approval ng Food and Drug Administration o FDA kaugnay sa paggamit ng ivermectin kontra sa COVID-19. Kaayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang pagbibigay ni anak Lusugan Party List Representative Mike Defensor ng ivermectin ay maaaring magdulot ng sakit sa mga senior citizen sa Quezon City. Lalo na't nilinaw na ng kumpanyang gumagawa ng ivermectin na walang basis o patunay na nakakagamot ito ng COVID-19. Batay din sa mensahe na pinadala ng UP Infectious and Tropical Diseases Professor na si Dr. Lulu Bravo sa DZRH, dapat umanong makinig lamang ang publiko sa sinasabi ng mga eksperto at hindi sa mga taong wala namang kaalaman sa clinical trials, kung saan binabase lang umano ng mga ito ang kanilang opinyon batay sa kanilang paniniwala, obserbasyon at unproven data. At iyan ang MBC Hashtag Patol. Aryan Nabuya para sa MBC Network News ng DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. At makakausap po natin ang Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Chief ng San Lazaro Hospital, si Dr. Ron Jean Solante. Doc, magandang-magandang tanghali po. Magandang hali, Doc. Good afternoon. Apo, magandang tanghali po. Doc, ito kalalabas kanina na breaking news po namin kanina, yung pagpayag po ng FDA regarding dito sa ivermectin. Linawin lang po namin, hindi ho ito pwedeng i-access ng mga kababayan natin, not unless kailangan may prescription yung doktor. Doc. Okay, so linawin natin, no? Pag sinasabing compassionate special permit, unang-una, dapat merong reseta ng doktor. Tapo. Okay? Pangalawa, yung reseta na yan, kasabayan na dapat i-monitor din ang pasyente kung ano man yung mga adverse effect niyan, dahil hindi pa yan siya talagang commercial use for COVID-19, no? Tapos, pangatlo, ibig sabihin yan, when you give this drug doon sa isang sakit na hindi pa indicated sa ganitong klaseng gamot, kapo, then you also shoulder kung ano man yung mangyari doon sa pasyente, ang sasagot niyan yung doktor na nag-reseta. So parang yung responsibilidad ngayon ay nasa balikat na po, nasa shoulder po ng doktor na mag-reseta ng ivermectin. Parang ganun, Doc? Yes, no? Kasi ang compassionate special permit is still a permit to use that, but under a jurisdiction na you have to monitor, and at the same time, kung ano man yung mangyayari, dapat nga may isa-sign na consent ang pasyente dyan, no? Bago nila gamitin. Dapat may consent na pumayag po ako na gagamitin itong gamot na to para dito sa COVID or parang prevention sa COVID. Opo. Meron ganun. Opo. Ito yung mga ginagawa natin ngayon sa paggamit ng mga remdesivir, tocilizumab sa mga pasyente na bago namin gagamitin, meron talang pahintulot sa mga pasyente na sinasabi ito na ito lang ay compassionate use at hindi pa to talagang standard use for COVID-19. Opo, no? Pero yung compassionate use, Doc, correct me if I'm wrong, kasi itong term na to ay first time namin narinig nung nagpaturok yung PSG ng Malacanang, di ba, attorney? Kay Pangulong Duterte, compassionate use ng Sinovac. Pag sinabing compassionate, Doc, rush pa rin ito, no? Parang minadaling proseso o level ng pag-aaproba ng gamot. Yes, base to sa mga indication or mga pag-aaral na itong gamot na to, merong basihan na pwede siyang gamitin sa isang indikasyon, no? Kagaya ng COVID-19. But since wala pa tayong matatag na data na talagang ito nakakagaling or pwedeng gumaling, kaya nga, binibigyan lang na siya ng ganitong CSP para lang at least maibigay sa isang pasyente kung paniwala ng doktor at paniwala ng pasyente na meron siyang
benefit dito sa gamot na to. Doc, ang sabi po dito, ang ivermectin ay ire-reseta lang po sa mga specific persons, so or specific patients. Sino po ba yung mga specific patients na to? May requirements po ba? Kailangan po ba ikaw ay nasa tamang edad? Kailangan po ba wala kang pre-existing medical condition? So, sino-sino po ba yung specific person na maaaring maresetahan po ng ivermectin? Sa puntong yan, hindi ko masyadong nakikita kung ano yung mga information na yan, no? Dahil ganito yan, attorney, no? Unang-una, hindi talaga namin na-recommend pa itong ivermectin sa pasyente na COVID-19. Kulang ang data natin na magsasabi na pwede natin itong gamitin, no? Mm-hmm. Ang sabi natin, pwede natin siyang gamitin on a clinical trial. So, ibig sabihin, when you say a clinical trial, dadaan siya sa pagsusuri na minomonitor siya ng mga doktor araw-araw. At the same time, merong consent na pinapapirma kasi hindi natin alam kung ano ang mga side effect nito, no? Especially side effects sa kidney, sa bato, side effects sa atay, no? Marami ang mga matatamaan nito kung bara-bara lang ang pag-reseta nito. Mm-hmm. Kung halimbawa po ang doktor ay magre-reseta ng ivermectin, saan po ba bibilhin yun ng pasyente? O manggagaling na po sa doktor yung mismong human ivermectin na ire-reseta dun sa mga pasyente? Ang CSP kasi, dapat mag-file ka ng CSP sa FDA, tapos ipunin yan doon sa hospital, no? Okay. Hospital pa rin yan manggagaling ang prescription, dahil sa monitoring ng pasyente. Hindi pwede yung mga basta lang mag-reseta ka. Dahil ito, pag nag-reseta ka nito, merong kasabay na CSP form na sinasubmit doon sa FDA kung sino lang yung payagan gumagamit ng gamot para kung ano man yung mangyayari, yung accountability, makikita doon na kung sino yung gumagamit. Okay. Speak of accountability, halimbawa po may nangyari sa pasyente, nagkaroon ng side effects, severe condition. Ang responsibilidad po ba ang accountability ay sa doktor na hindi po sa ospital? Tama po ba, Doc? Sa doktor na yan. Dahil kung halimbawa, ako yung hospital, pero sabihin ko sa, ako yung medical director, sabihin ko, ay wala yan dito sa guideline natin kasi wala naman yan sa Philippine National Formulary for the Indication of COVID-19. So, ang pangalan ng doktor ang nakataya doon, hindi yung mismo ang hospital. Okay. Kahit ho na meron ng compassionate permit itong FDA, ganun pa rin ang mangyayari do? Ganun din yan, no? Ganun. Kasi yung sa form niyan, nandun yung pangalan ng doktor na isubmit doon sa FDA, yung CSP form. Okay, Doc, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina. Sabi nyo ho, hindi nyo ho ipiprescribe sa mga pasyente nyo po na existing ngayon. Ito ho ba ay sa buong San Lazaro Hospital, Doc? Hindi. Sa buong society namin, no? Sa Philippine College of Physicians, sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, yung stand namin, ganun pa rin na hindi namin nire-recommenda itong gamot para sa COVID-19. Mm-hmm. Okay. Actually, pinag-uusapan po namin dito sa newsroom yan, yung regarding sa pagbayag ng FDA. Ang usap-usapan po namin dito, ang dami na hong nagki-claim na gumaling na sila. Ultimo si Senator Juan Ponce Enrile ay umiinom na po nito. Yung lately po si Mike Defensor. Congressman Mike Defensor ay pinamimigay na po. Doc, ano ho ang comment nyo rito? Alam mo, meron kasi tayong mga tinatawag na mga anecdotal reports and claim na epektibo. Paano natin ito ma-document sa isang official na documentation? Maaari natin itong ma-document through a clinical trial, no? Kasi kung ito lang, mga anecdotal report, 2, 3, 4, 5, maski sabihin mo pang 100, pero marami kasing variables dyan na masasabi natin na baka naman hindi dahil sa gamot ang pagiging paggaling nila kung may iba pang factors na nakikita. So, maraming bias ang nakikita natin kung hindi tayo gagawa ng isang clinical trial. Okay. Kung lumalabas na po ito mga prominenteng personalidad na to, tulad ni Congressman Mike Defensor, JPE, at saka marami pang doktor, may pagkukulang ho ba ang FDA? Paano ho ba? FDA ho ba pupunta sa mga personality na to? Pwede naman yata silang kausapin for the testimonial, Doc?
Hindi kasi ganyan ang proseso, Dennis, no, at saka attorney, no? Itong mga ganitong klaseng drug, ang tawag namin nito, investigational drugs, no? Okay. Ibig sabihin, doon pala sila sa phase na iniimbestigahan kung meron pa silang role sa COVID-19. So pag ibig sabihin investigational drug, dapat dadaan sa clinical trial. Maski sino pang mga prominente diyang mag-endorse, pero wala kang clinical trial na hinahawakan na evidence, no? Solid evidence na itong gamot talagang gumagaling. Opo. Sa ibang bansa, like sa United States, hindi yan ginagamit. Sa ibang bansa sa Europe, hindi rin yan kasama sa guideline in the management of COVID. Dito sa Pilipinas, nireview na rin natin yan sa PSMID, sa PCP. Wala rin kami nakikita ang basihan na pwede natin siyang gamitin sa COVID-19. So kami bilang dito sa siyensya na nag-base talaga sa evidence, Japa, yun ang pinaghahawakan namin. Oh, okay. Saka ang clinical trial po na sinasabi po ninyo, Doc, ay clinical trial dito sa Pilipinas at mga Pilipino. Yes, yun ang dapat gawan sana para at least ma-prove natin na talagang meron ba siyang benefit or wala. Mm-hmm. Yung clinical trial po ba, gaano kahaba po kaya yun? Naku, para ma-prove yun. Any idea? Depende yan. Kaya maganda siyang gawan ng clinical trial kasi ngayon, kasagsagan ng COVID, tama, so madaling makarecruit ng mga participants, no? So ito, like halimbawa, inumin ba ito isang linggo, dalawang linggo, tapos in-evaluate. So instead of ipamudmud lang ito sa mga tao, bakit hindi gawing clinical trial ang pagpamudmud nila based on a guided and standardized protocol. Mm. So proper monitoring ano kasama doon sa clinical trial, Doc, ano? Yes, Dennis, no, sa clinical trial ang pinakaimportante tingnan hindi lang yung efficacy, yung mismo yung adverse event. Kasi kung mas mataas ang adverse event over the efficacy, ay iinto ang clinical trial. Okay. Opo, opo. Okay, Doc, marami kami natutunan, sa totoo lang. Thank you, Doc. Thank you very much po for your time, Doc. Thank you, Dennis. Thank you, Attorney. Ang Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Chief ng San Lazaro Hospital, si Dr. Ron Jean Solan. So, ang tanong, sa tingin nyo ba, safe ba talaga ang paggamit ng ivermectin contra COVID-19? At, ang tanong natin, kung magkakaroon kayo ng ivermectin, iinumin nyo ba? Mm. At para malaman namin ang inyong suwestiyon at opinion sa isyong ito, ibahagi yan sa ating comment section. At yan na nga po ang isyong ating pinatulan sa araw na ito dito po sa MBC Hashtag Patol. Impormasyong galing sa eksperto, impormasyong galing sa pag-aaral, alamin ang tamang impormasyon sa Expert's Opinion sa MBC Network News. Oh, mahilig ka bang mag-cellphone sa dilim? Oh. Alam mo ba na ang paggamit ng cellphone, kahit nakapatay ang ilaw, ay maaaring magdulot ng damage sa vision ng isang tao. Bakit? Alamin natin sa Expert's Opinion Report na ito. Healthy ba sa mata ang paggamit ng cellphone kapag nakapatay ang ilaw? Alamin! Ugali mo bang gamitin ang iyong cellphone kahit nakapatay ang ilaw? Ayon sa mga researcher ng University of Toledo, kapag matagal na naka-expose ang mga mata sa blue light na mula sa phones, tablets at television, ay maaari itong magdulot ng damage sa vision ng isang tao. Maaari rin itong makapag-accelerate ng macular degeneration sa mata at iba pang eye diseases. Batay naman sa Neraya Netralaya, Chairman and Managing Director na si K. Bujang Jetty, ang paggamit ng cellphone habang nakapatay ang ilaw ay hindi nagdudulot ng permanent vision loss pero maaaring magdulot ng eye strain. Kaya payo ng mga eksperto magkaroon ng comfortable distance mula sa devices tulad ng cellphone kapag ginagamit ito. At siguraduhing maliwanag ang screen at malaki ang font size kung saan maaaring mabasa ng isang tao. Advisable rin na sundin ang 20-20-20 vision rule kung saan kada 20 minuto ay tumingin sa isang bagay na 20 feet ang layo sa loob ng 20 segundo. Sa ganitong paraan, ibinabalik nito ang normal blink rate ng isang tao at inirelax ang muscles sa paligid ng mata. Ilan lamang yan sa mga dapat tandaan kapag gagamit ng cellphone, lalo na kung nakapatay ang ilaw. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin Na This.
Paano mabigyan ng isang magandang atake o hustisya ang isang short film? Paano mo kukunin ang atensyon ng iyong manonood para ito ay panoorin o kaya tangkilikin? Ito, Alamin na This sa Alam na This Report ni Christopher Lim. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin na This. Sa nalalapit na MBC Short Film Festival, paano mo ba bibigyan ng isang magandang atake o hustisya ang isang short film? Paano mo kukunin ang atensyon ng iyong manonood para ito ay tangkilikin? Alamin na This! Magaling kang director, sa bawat ididirig mo, kinakailangan may bago. Dapat may bagong potahe kang iaalok sa publiko. Hindi pwedeng yung strategiya mong ginamit sa unang short film na ginawa mo, eh yun pa rin ang gagawin mo sa susunod. Dapat pa iba-iba. Parang pagkain yan eh, o potahe yan eh. Kung puro adobo, hindi na masarap. Kung ikaw, kung gusto mo ng mga versatile performers, dapat ikaw bilang director, versatile ka rin. Marami kang kayang gawin. Marami kang pwedeng kumbaga estilo o metodo na gagawin. Diba? Kasi hindi naman pwede yung unang ginawa mo nung unang-unang taon mong ginawang short film ay after 5 years yun pa rin. Hindi. At dapat matututo ka rin sumabay sa agos ng panahon. Kung ano yung kumbaga ay hindi man, kung ano yung higit na sa tingin mo ay tatangkilikin, kung alin yung tipo ng pelikula na sa tingin mo ay susubaybayan ng moviegoing public, kinakailangan sumabay ka sa abos ng tayo. Yun ang isang direktor na dapat meron tayo. Diba? Para hindi nakakasawa. Now, Alam na This! Huwag kalimutan i-like at i-follow ang MBC Short Film Festival Facebook page at Instagram accounts. Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ngayong hashtag Alam na This, dapat i-share na this! The festival is on, calling all Filipino filmmakers nationwide, amateur and professional. Join the 2021 MBC Short Film Festival if you want to share stories about how Filipinos rise above adversity. Send us your short film, www.mbcfilmfest.com. Deadline for submission of entries is on June 15, 2021. For inquiries and more information, visit MBC Short Film Festival Facebook page. Celebrate Filipino Resiliency 2021 MBC Short Film Festival, presented by MBC Manila Broadcasting Company. Promo duration is from March 6 to June 15, 2021. DTI Fair Trade Permit Number FDEB-114943, Series of 2021. Save the environment. Kaya naman kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa pag-re-recycle, meron kaming tips para sa'yo. Alamin sa TNT Report ni Ariane Rabuyan. Tips kung paano i-recycle ang mga electronic waste, alamin. Ilang beses ka ba nagpapalit ng cellphone, appliances at electronics sa bahay? Marahil marami sa atin ay hindi iniisip ang environmental consideration sa pagbili ng mga bagong technologies tulad ng cellphone o di kaya'y laptop. Kaya naman, dapat matuto tayo kung ano-ano ang tamang paraan ng pag-recycle ng mga electronic waste. Ayon sa mga eksperto, kapag ang electronic ay gumagana pa, mainam na i-donate ito sa mga taong mas nangangailangan. Pangalawa, magkaroon tayo ng responsible recycling services, lalo na't hindi basta-basta ang pagtapon sa mga electronics. Kung wala ka namang mahanap na recycling services, huwag itong i-recycle by yourself. Mas magandang dalhin ito sa electronics manufacturers o di kaya retailers na nag-aalok ng recycling programs. Ilan lamang yan sa mga paraan upang i-dispose ng tama ang ating mga electronic waste.
MBC Network Weather News. Yan na nga po ang dalusaw kagabi ang binabanteang low pressure area kaya naman wala na itong magiging apekto sa panahon dito po sa ating bansa. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang northeasterlies dito po sa may Luzon at dito po sa may Visayas area. Kaya naman, asahan ang mainit at malinsangang panahon na may kasamang iilang mga pag-ulan lalo na pagdating ng hapon at gabi. At para sa ating 3-day weather forecast sa Manila, asahan ang good weather this Friday at temperaturang nasa 26 to 33 degrees Celsius. Magtutuloy-tuloy din ang magandang panahon hanggang Saturday at temperaturang nasa 25 to 33 degrees Celsius. Good weather din ang aasahan natin ngayong Sunday at temperaturang nasa 25 to 34 degrees Celsius. Ngayong Thursday, April 8, 2021, ipinagdiriwang natin ang Happy Empanada Day. Noong 100 BC, ang pinakaunang evidence ng empanada ay noon pang ancient Persia. Ibig sabihin, ang empanada ay talaga namang matagal ng kinahuhumalingan ng karamihan. Habang noong 711 AD, sa kasagsagan ng Moorish invasion, nagsimulang kainin o kahumalingan ng empanada sa mayroong medieval Iberia. Kaya naman bilang pagdiriwang sa araw na ito, bumili o di kaya gumawa ng empanada at ibahagi ito sa iyong loved one. Hashtag Happy Empanada Day! Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Para sa ating showbiz, Melay Cantiveras iraming hindi tumutulong sa pagpapaaral ng kanyang mga pamangkin. At Pinoy senior na si Vincent Bueno na piling maging representative ng bansang Austria sa Eurovision Contest. Ang detalye sa showbiz balita hatid sa atin ni Rocky. Hindi ikinaiila ni Melay Cantiveros na tumatanggi siya na tumulong sa kanyang mga pamangkin o kamag-anak kapag iingi ang mga ito ng pang-tuition sa kanya. Inamin ito ng komedyante sa vlog na inilabas ni Enchong D kung saan tinanong na aktor si Melay kung paano nito hinahawakan ang kanyang pera dahil kahit pandemic ay tuloy-tuloy ang trabaho nito. Ayon kay Melay, pinalaki silang magkakapatid ng kanilang mga magulang na hindi dapat umasa sa ibang tao kung kaya tinatanggihan niya raw ang kanyang mga kamag-anak na lumalapit sa kanya para humingi ng pang-tuition ng mga ito. Sinasabihan niya raw ang kanyang mga kapatid na dapat ay huwag iasa sa kanya ang pang-tuition ng mga anak ito dahil hindi naman daw niya anak ang mga iyon. Ayon pa rin sa komedyante, pinagsasabihan niya ang kanyang mga kapatid at mga kamag-anak na nangihingi sa kanya ng pang-tuition ng mga anak nito upang malaman umano ng mga ito ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. The best umano na maging breadwinner pero dapat daw ay breadwinner lahat ng pamilya. Kung nagtatrabaho daw ang ate ay dapat nagtatrabaho din ang lahat kaya't nakakatikim daw sa kanya ang kanyang mga kapatid kapag lumalapit ang mga ito. Dapat daw maunawaan ang kanyang mga kapatid na pinasok nila ang ganoong sitwasyon kaya't pakatawanan umano ng mga ito ang kanilang responsibilidad at hindi ibigay sa iba. Samantala, sa isa pang balita, isang karangalan sa bansa ang ibinigay ng Pinoy singer na si Vincent Bueno matapos na mapili ito ng bansang Austria na maging representative nila para sa prestihiyosong Eurovision Song Contest sa darating na buwan ng Mayo sa Rotterdam, Netherlands. Si Vincent ay nakilala sa nasabing bansa matapos na manalo ito sa Musical Die Show noong 2008, isang pa-contest sa telebisyon sa Austria. Makakalaban ni Vincent ang mga representative mula sa 39 na bansa sa ika-65 edition ng Eurovision Contest at ipi-perform nito ang original inspirational song na Amen kung saan kasama siyang nakipag-collaborate sa mga European songmaker. Kahit paano ay kilala na rin sa bansa si Vincent dahil naging talent ito ng ASAP at naging recording artist din ng Star Music kung saan kinanta pa nito ang theme song ng Department of Tourism na Piliin Mo ang Pilipinas kasama si Angeline Quinto noong 2011. Si Vincent ay ipinanganak sa Vienna, Austria noong 1985 kung saan parehong Ilocano ang kanyang mga magulang. Sa interview sa singer, sinabi nito na idinededicate niya ang kanyang pagsali sa Eurovision sa mga Asian people dahil marami ang nabibiktima ng discrimination. Sa kanyang Instagram account, sinabi ni Vincent na proud siya sa kanyang Asian roots at proud din daw siya dahil siya ang Asian representative sa Eurovision.
hindi lamang umano siya kakanta para sa kanyang bansa, kundi para sa Asian community na nakakaranas ng discrimination. MBC Network News! Congratulations kay Vincent. Alam mo, Bueno. Maganda yung Eurovision na niyo. Pakantes. Very... Ang ganda ng mga ano dyan. Talagang it's a contest eh. Tsaka yung ano nila, yung stage nila, very colorful. Tapos si coverage natin, di ba? Okay, ingat-ingat po. Lalong-lalo na doon sa mga matigas ang ulo. At yan ang MBC Network News. Mapapakinggan sa DZRH Radio, mapapanood sa DZRH News Television, nationwide, worldwide, at netwide, at sa lahat ng digital platforms ng DZRH News, Facebook, YouTube, at DZRH News website. Mula po sa pinakamalaking media network sa Asia, ang MBC ang Manila Broadcasting Company, asahan niyo pong nakabantay ang buong network sa bansa para sa pinakabagong mga balita. Hanggang bukas. Ano tayo bukas? Friday na, di ba? Mm-hmm. Oh, Friday na. Tandaan! Friday. Oh, araw ng tagitingan. Tagitingan tayo bukas, ano? Tandaan, responsibilidad po nating ikalat ang mga tamang balita sa MBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News.